Hey, what's up mga bro? Laban ng Utah Jazz at New York Knicks ang pag-uusapan natin. So galing nga sa isang napakasakit na talo tong Utah Jazz matapos ngang matambakan kahapon ng Brooklyn Nets nang wala etong si Kevin Durant. Kaya naman kontra Knicks, gigil silang manalo ngayon mga bro. Sa first quarter, unang lumamang tong New York Knicks pero hindi naman nagtagal yan at nakuha din yan ng Utah Jazz. Nasa attack mode ngayon itong opensa ng Utah Jazz kaya naman nagresulta yan ng pagiging balance ng kanilang mga score. Si Donovan, Bogdanovich at Mike Conley ay may tig 5 points habang si Rudy Gobert naman ay merong 6 points. At pagpasok naman ni Jordan Clarkson, agad nakapag-ambag din siya ng 5 puntos para sa Jazz. Kaya naman nagresulta din yan ng 7-point lead nila pagtapos ng first quarter. Well, pagdating ng second quarter, dito nakalayo at nakalamang ng halos magbebente na etong Utah Jazz. Dito ay sunod-sunod din yung mga turnovers ng New York. Kaya naman hindi na nagsayang ng pagkakataon tong Jazz at sinulit ang bawat tapon ng bola ng New York Knicks. Well, nagawa naman nilang maibaba sa 12 yung kalamangan ng Jazz. Pero that's not enough dahil hawak pa rin ng Jazz yung momentum ng laro. Tatlong players na sa Jazz ang merong 10 points sa first half. Sila Rudy Gobert, Donovan Mitchell at etong kababayan nating si Jordan Clarkson. Natapos ang first half, nahawak pa rin ng Jazz yung kalamangan, 56-44. Pagdating ng third quarter, bahagyang bumagal yung naging opensa para sa Jazz. Malayo sa naging score nila sa first at second quarter dahil meron lamang silang 19 points habang nakapagtala naman tong New York Knicks ng 34 points sa third quarter. Kaya naman nagresulta yan ng matinding paghabol nila. Pero hindi lang basta habol ang nangyari mga bro dahil sa quarter na to ay nagawa pa nilang makalamang ng 3 bago matapos ang third quarter. Talagang kinalabaw nila Randall at Payton ang opensa ng New York sa quarter na yan. Kung saan merong 26 points etong si Randall habang 18 naman para kay Payton. Kaya naman dahil sa dalawang yan ay nakuha pa nila yung kalamangan, 78-75. At sa uling quarter, umabot sa 5 yung lamang ng New York Knicks. Pero mabuti na lang to the rescue etong si Clarkson at agad gumawa ng 4 points para maibaba na lang sa isa yung lamang ng New York. Halos lahat ng opensa ng Jazz sa unang 5 minuto ng fourth quarter sa kanya nang galing mga bro. Mapa-assist sa puntos, kay Clarkson lahat nagmula. Pero agad din namang bumawi tong New York Knicks, yung nagkakahalaga ng $200 million kinakain lang sa ilalim ni Robinson. At sa 11 straight points na to ni Austin Rivers, lumobo sa siyam yung lamang ng New York Knicks, 107-98. Ang nakakagulat sa ginawa ng Jazz ay nilabas nila etong si Clarkson. Ang init na nung fourth quarter niya sabay inilabas, pinalit etong si Royce O'Neal. Marahil kailangan nila ng depensa kaya pinasok yan. Pero hindi din naman tumalab dahil mas lumaki pa nga yung kalamangan ng Knicks sa kanila. At sa tres na to ni Austin Rivers, natapos ang laro. Sa kanya nang galing yung huling 14 points ng New York Knicks sa fourth quarter. Wala, nasa zone talaga etong si Rivers at wala na rin nagawa tong Utah Jazz at natapos ang score sa 112-100. Maraming best player ngayon para sa New York Knicks, isa na dyan etong si Randall at Payton at etong si Austin Rivers na nagsara ng panalo para sa kanila. Sayang yung 19 points na ginawa ni Clarkson kanina mga bro. Kung hindi ako nagkakamali, 9 or 10 points ata niya sa fourth quarter nang galing. Well, talo is talo kaya bawi na lang next game. So yan lang para sa video update natin sa laban ng Utah Jazz at ng New York Knicks. Huwag kalimutan na i-follow ang ating Facebook page at syempre mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa panonood mga bro. Peace, bro.